Eto mga idol, siya ang kinikilala bilang most dominant player sa history ng NBA. Literal na malakas ito mga idol, hindi lang sa paglalaro ng basketball kung hindi sa pwersa at lakas ng kanyang pangangatawan. Kaya naman talagang pangingilaga nila itong bantayan. Well, bukod sa kanyang pagiging dominante ay nabansagan din siyang The Destroyer. Ito'y dahil umano sa kanyang mga nasirang mga backboard at rim. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 15-time NBA All-Star, 3-time Finals MVP, Rookie of the Year, 1-time regular season MVP, 2-time scoring champion at 4-time NBA champion na si Shaquille O'Neal. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1992 NBA draft, noong pumasok ang 7'1 big man na si Shaquille O'Neal sa NBA. Siya ang first overall pick na pinili ng koponan ng Orlando Magic. Well, sa kanyang rookie season pa lang niya mga idol ay pinatunayan na agad nito ang kanyang pagiging dominante dahil nag-average siya noon ng 23.4 points, 13.9 rebounds at 3.5 blocks per game. Solidong performance na agad ito mga idol, kaya di na katakataka na makuha niya noon ng Rookie of the Year award. Ngunit hindi lang yan mga idol, dahil alam nyo ba na sa kanyang rookie season din nang dalawang beses siyang makasira ng rim at backboard? Kaya dahil sa mga incidenting yun ay pina-implement ng NBA sa bawat koponan na mastibayan ng kanilang basketball stand, lalo na ang rim at backboard, at ito ay tinawag nga nila noon na shockproof. Well, sa kanyang unang season din nang makasama na nga din ito sa NBA All-Star Game. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang naipamalas sa koponan ay minalas din sila noon na makapasok sa NBA Playoffs. Ngunit next season lang, 1993-94 season, sa kanyang second season sa liga, ay pabulusok pataas ang kanyang performance. Mas naging unstoppable ito mga idol, matapos siyang mag-average dito ng 29.3 points, 13.2 rebounds at 2.9 blocks per game. Pang MVP caliber na nga ang kanyang nilaro noon sa kanyang pangalawang season pa lang. Kaya naman pumuesto siya noon sa fourth spot sa MVP voting. Ngunit hindi nga lang siya pinalad na makuha ang MVP award, pero very impressive naman ang kanyang field goal percentage mga idol. Nagkaroon kasi siya noon ng 60% sa field goal. Well, kung last season ay hindi sila nakapasok sa playoff, sa season ito mga idol ay hindi na pumayag itong si Shaq na hindi makapag-qualify sa playoffs. Dahil sa tulong na din noon ni Penny Hardaway sa koponan ay pumesto sila noon sa 4th seed na may standing na 50 wins and 32 losses. Ngunit bagamat nakapasok sila ay nawalis naman sila noon sa first round ng Indiana Pacers na pinamumunuan ni Reggie Miller. Sobrang dismayado noon si Shaq mga idol, kaya naman next season lang, 1994-95 season, ay gigil itong si Shaq na paghariyan ng liga. Hindi naman ito nabigo mga idol dahil naghari sila noon sa Eastern Conference. Sila noon ang first seed na tinapos ang regular season sa record na 57 wins and 25 losses. Hindi lang yan mga idol, dahil naging unbeatable din sila sa playoffs. Dahil nga sa pagkakawalis nila sa Indiana Pacers sa first round ng playoffs last season ay ganun na lang ang kagustuhang makabawi noon ni Shaq. Kaya sa first round pa lang ng playoffs noon nang makaharap nila ang Boston Celtics, nakamuntikan pa nilang walisin. At sa semifinals nang gulati ni Shaq at ng Magic ang fans, dahil sa second round nang makaharap nila ang solido at pader na koponan din noon ng Chicago Bulls na pinamumunuan na noon ni Michael Jordan. Umabot lang ng Game 6 noon ng kanilang serye. At pagdating naman sa Eastern Conference Finals, ito na ang pinakahihintay noon ni Shaq, dahil ito na rin ang pagkakataon para bawian noon ang koponan ng Indiana Pacers na nagwalis sa kanila last playoff game. Well, sa pagkakataon naman ito mga idol ay naging dikit pa rin ang kanilang laban na umabot nga ng Game 7, ngunit mas nanaig pa din noon ng Orlando Magic. Kaya sa unang pagkakataon mga idol, sa edad niyang 22 years old ay nakatuntong agad si Shaquille O'Neal at ang Orlando Magic sa 1995 NBA Finals versus Houston Rockets na pinamumunuan naman noon ni Clyde Drexler at Hakeem Olajuwon. Well, all out man ang naibigay na performance ni Shaq na nag-average sa finals ng 28 points at 12.5 rebounds per game ay hindi pa din ito sumapat para isungkit ang koponan ng kampiyonato, dahil wala silang naipanalong laro mga idol. Winalis lang sila noon ng Houston Rockets. Sobrang dismayado na dito ni Shaq sa koponan, dahil sa pangalawang pagkakataon ay nawalis na naman sila. Kaya 1995-96 season ay ang last season na ni Shaq sa koponan ng Orlando Magic. Sumubok pa rin itong si Shaq at ang koponan na makabalik ulit sa finals at sumungkit na ng kampiyonato. Ngunit sa di inaasahan mga idol ay na-injury itong si Shaq. 52 games lang ang kanyang nilaro sa regular season game. Ngunit gaya nga ng inaasahan, sa kanyang 52 games ay nag-average pa din siya noon ng 26.6 points per game at 11 rebounds per game na nakuha pa ang second seed sa East. Muling nakipagbakbakan ng Magic sa playoffs at muling ang nakarating sa Eastern Conference
Conference Finals. Ngunit sa East Finals nang makarematch nila ang koponan ng Chicago Bulls na sa panahon na yon, mga idol, ang siyang nagahari sa liga na may 72 wins and 10 losses lamang. Kaya sa serye nilang yun ay winalis lang sila ng Chicago Bulls nang walang kahirap-hirap. Kaya muli na namang bigo itong si Shaq na makasungkit ng kampinato. Kaya naman sa pagtatapos nga ng season nilang yon ay tinapos na rin ni Shaq ang ugnayan niya sa Orlando Magic dahil 1996-97 season ay ang season na kung saan pumirma ito ng 7-year 121 million contract sa Los Angeles Lakers. At sa season ding ito, nagsimulang mabuo ang dynamic duo ng Lakers, ang Shaq and Kobe duo, dahil na-acquire ng Lakers noon ng rookie na si Kobe Bryant galing Charlotte Hornets. Well, sa unang season nga nilang magkasama ay si Shaq pa rin ang primary scorer ng Purple and Gold dahil mababa pa ang output noon ni Kobe na mayroon lang na 7.6 points per game. Kaya itong si Shaq pa rin ang siya noong bumubuhat para sa Lakers. Desente pa din ang kanyang binibigay na serbisyo noon sa Lakers na may average na 26.2 points per game, 12.5 rebounds at 2.9 blocks per game. Solidong numero pa rin ito, mga idol, na naging malaking dahilan upang makapag-record ang Lakers noon ng 56 wins and 26 losses. Ngunit sa kanyang unang season nga sa Lakers ay inalat ito sa playoffs nang patumbahin sila noon ng Utah Jazz sa semifinals. Talon naman tayo sa 1999-2000 season na kung saan dito na nagsimula ang prime ng kanilang duo na Shaq and Kobe. Dahil sa season ding ito nang ma-acquire din noon ng Los Angeles Lakers si Phil Jackson, kaya sa season ito ay ibang chemistry ang binuo ni Phil Jackson para kay Kobe at Shaq. Naging unbeatable noon ang Lakers na nagkaroon ng best record sa West na 67 wins and 15 losses na nakuha ang first seed. Naging malaking tulong na nga sa kanya noon si Kobe na umaambag na ng 22.5 points per game. Samantala, nag-average naman siya sa season ito ng 29.7 points, 13.6 rebounds at 3 blocks per game. Kaya muli siyang tinanghal noon bilang NBA scoring champion. Hindi lang yan, mga idol, dahil sa season ding ito nang matanghal na siya bilang NBA regular season MVP. Dito na unti-unting namunga ang hard work ni Shaq, mga idol, dahil hindi lang sa regular season sila naging unbeatable dahil hanggang NBA playoffs ay hindi sila matalo-talo. Naging solido nga ang kanilang koponan sa pamumuno nilang dalawa ni Kobe. Halos nilang paso nilang lahat ng kanilang mga nakabanggaan sa playoffs. At sa pangalawang pagkakataon sa kanyang karera ay muli ngang nagbabalik itong si Shaq sa NBA Finals para sumungkit na ng kampiyonato. At sa finals na ito ay kailangan nilang pabagsakin noon ang Indiana Pacers na pinamumunuan pa rin ni Reggie Miller. At sa wakas, mga idol, ay nakuha nga ni Shaq ang kanyang unang kampiyonato nang talunin nila ang Pacers sa finals na umabot lang sa Game 6. Siya din noon ang tinanghal na Finals MVP. 2000-2001 season naman ay patuloy pinagharian ng dynamic duo ng Lakers ang liga ng NBA. Hindi pa rin natitinag ang duo na ito, mga idol. Solidong performance pa din ang naibibigay ni Shaq sa koponan na mayroong 28.7 points at 12.7 rebounds per game. Masasabi pa rin nating prime season ito ng Kobe-Shaq duo na sungkit man sa kanila ng Spurs noon ng first seed sa West. Ngunit pagdating ng playoffs, mga idol, ay naging unbeatable ang Lakers. Ito na yata ang pinakamagandang playoff run ng Lakers, mga idol, dahil winalis nilang lahat ng kanilang mga nakabanggaan sa playoffs. Sa first round ay winalis nila ang Portland. Semifinals, winalis naman nila ang Sacramento Kings. At sa Western Conference Finals ay winalis din nila ang San Antonio Spurs. Walang kahirap-hirap nilang narating ang 2001 NBA Finals para sungkitin ang back-to-back championship. Sa pagkakataong ito, mga idol, ay nakatapat naman nila sa finals noon ng Philadelphia 76ers na pinamumunuan ni Allen Iverson. Underdog ang Sixers noon, mga idol, ngunit ginulat nila ang mga fans nang talunin nila ang Lakers sa kanilang Game 1. Ngunit after ng kanilang pagkatalo ay ganun na lang nang gigil ang duo na si Shaq at Kobe dahil hindi na nila muli pang pinatikim ng panalo ang koponan ng Sixers na tinapos ang serye sa Game 5. At ito na nga ang masasabi nating pinakamagandang performance ni Shaq sa NBA Finals game. Masasabi nating unstoppable talaga itong si Shaq dahil nag-average siya sa finals na yon ng 33 points, 15.8 rebounds at 3.4 blocks per game. Kaya hindi lang back-to-back champion ang kanyang nakuha dahil nakuha niya din ang back-to-back finals MVP. 2001-2002 season nang makuha nila ang tripit NBA champion nang walang kahirap-hirap. Well, bakit natin nasabing walang kahirap-hirap? Ito'y dahil winalis lang naman nila ang kanilang nakabanggaan noon sa NBA Finals. Pumesto man sila noon sa third seed sa West ay naging unbeatable naman sila pagdating na ng playoffs dahil sa first round nang walisin nila ulit ang Portland. Sa semis naman ay pinatikim lang ng isang panalo ang Spurs. Ngunit pagdating sa West Finals, mga idol, dito na sila napalaban ng gusto dahil sa prime season
reason din ni Chris Webber noon na pinamumunuan ng Sacramento Kings. Nandyan pa para sumuporta sila Peja, Stojakovic, Blade Divac at Mike Bibby. Kaya naging dikdikan ang laban ng dalawang kupunan na umabot pa sa Game 7. Ngunit nanaig pa rin noon ang Lakers, mga idol, kaya sila ang nakadvance noon sa 2002 NBA Finals. At makakaharap naman ang kupunan ng New Jersey Nets na pinamumunuan nila Jason Kidd, Kenyon Martin at Richard Jefferson. Ngunit hindi sila naging banta sa Lakers noon, mga idol, dahil winalis lang sila ng walang kahirap-hirap at nasungkit nga ng Lakers ang kanilang three-peat NBA champion. Ito din ang third straight finals MVP ni Shaquille O'Neal. 2002-2003 season naman nang mabigo na ang Lakers na makuha ang kanila sanang fourth straight championship dahil linarang na sila noon ng San Antonio Spurs sa semifinals ng playoff na tinapos ng Game 6. After nga ng kanilang pagkatalo ay dito na nagsimula ang problema ni Shaq at ng pamunuan ng Lakers. Dahil 2003-2004 season nang dinagdag ng Lakers ang dalawang superstar sa kanilang roster na si Carmelo at Gary Payton upang makasungkit ulit ng kampeonato ang kupunan. Dahil mataas din ang sahod ng dalawang star player na ito ay naging malaking factor dito ang kanilang salary cap. Dahil nagkakaedad na nga din noon si Shaq ay hindi inaasahan ng front office na magdidiman pa ito ng mataas na sahod. Nais noon ni Shaq ng contract extension na mas mataas na sahod, ngunit hindi na nga ito maibigay pa ng Lakers dahil sa kanilang salary cap. Well, nakarating naman noon ang kupunan sa 2004 NBA Finals na nakalaban ang Detroit Pistons. Ngunit nabigo naman nilang masungkit noon ang kampeonato dahil tinalo sila ng Detroit Pistons. Well, dahil na din sa kanyang physical condition noon ni Shaq na tumaba ng gusto at bumagsak na din ang kanyang leadership sa kupunan ay pinagbigyan ng request ni Shaq ng magdemand na lang ito ng trade. Kaya 2004-2005 season ay na-trade na nga itong si Shaq papuntang Miami Heat. Nakasama naman niya dito ang rising superstar na si Dwayne Wade at ang kakapirma lang ulit noon sa Heat si Alonzo Mourning. Matatandaan na nga kung nga itong si Shaq noon na ikukuha ng kampeonato ang Miami Heat. Kaya sa kanyang unang season sa Heat noon, mga idol, ay nag-average ito ng 22.9 points at 10.4 rebounds per game. Pinapatunayan pa rin niya na sa edad niyang 33 years old ay may bubuga pa siya. Naging maganda naman ang regular season ng Heat noon na nag-record ng 59 wins and 23 losses na nakuha ang first seed sa East. At pagdating ng playoffs ay naging unbeatable nga sila. Ngunit pagdating nga lang ng Eastern Conference Finals nang nakaharap nila ang defending champion ng Detroit Pistons. Napakagandang serye ng kanilang bakbakan na umabot hanggang Game 7. Ngunit sa huli ay kinapos pa rin ng gasolina ang Heat at bigo na makarating sa NBA Finals. Ngunit next season lang, mga idol, 2005-2006 season ay mas lalong tumindi ang chemistry ni Wade at Shaq. Bukod sa backup niyang si Alonzo Mourning ay nagkaroon din ng backup veteran point guard noon ng Heat nang makuha nila si Gary Payton. Nagkaroon muli ng magandang run ng Heat sa regular season nang makuha nila ang second seed sa East. Naging epektibo din noon ang ginawa ng coaching staff ng Heat nang bawasan ng minuto si Shaq sa regular season game upang maihanda ang katawan sa playoffs. Bahagyamang bumaba ang kanyang stats sa regular season ng 20 points per game at 9.2 rebounds per game. Nagbunga naman ang kanilang plano dahil pagdating ng playoffs, mga idol, nang lampasuhin ng Miami Heat ang kanilang mga nakatapat sa Eastern Conference Finals, mga idol, na magka-rematch sila ng Detroit Pistons. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na pumayag ang Heat na maisahan pa sila ng Pistons. Tinapos nila ang serye sa Game 6. At sa wakas, mga idol, ay mulingan nakatuntong ng final si Shaq upang tuparin ang ipinangako na isungkit ng kampeonato ang Miami Heat. Well, sa 2006 NBA Finals nang nakaharap naman nila ang Dallas Mavericks na pinamumunuan ni Dirk Nowitzki. Ngunit dahil sa ganda at lakas ng roster ng Heat noon ay Game 6 lang nang tapusin nila ang seri ng finals at nakuha nga ni Shaq ang kanyang pang-apat na kampeonato. Well, after nga ng kampeonato na ito ay dalawang season pang nanatili si Shaq sa kupunan ng Heat. Ngunit sa kalagitnaan ng 2007-2008 season ay trinade na nga ng Heat itong si Shaq papuntang Phoenix Suns na kung saan nakasama niya ang isa sa pinakamahusay na point guard noon na si Steve Nash. Ngunit dahil na din sa paglobo ng kanyang katawan at sa edad niyang 36 years old ay bumaba na ng gusto ang kanyang stats. Nag-average na lang siya sa season ito ng 13.6 points at 9.1 rebounds per game. Nakapasok naman sila noon sa playoffs ngunit first round lang nang nilaglag sila ng San Antonio Spurs. 2009-2010 season nang matrade muli itong si Shaq papuntang Cleveland Cavaliers. Nakasama naman niya dito ang batang bata pa rin noon na si LeBron James. Sa kanyang edad na 38 years old noon ay nabibigyan na lang ito ng 23.4 minutes playing time per game. Pumesto pa nga sila noon sa first seed sa East. Ngunit pagdating ng semis nang makaharap nila ang Boston Celtics na kung saan tinalo sila na umabot lang ng Game 6. 2010-2011 season ay ang last season na Shaquille O'Neal sa liga ng NBA. Well, sa kanyang last season ay nakalaro pa nga ito sa
koponan ng Boston Celtics. Ngunit sa edad niyang 39 years old ay marami nang iniinda noon si Shaq sa kanyang katawan na nasabayan pa ng sunod-sunod na injury. 37 games lang ang nailaro niya sa Boston at pagdating ng playoffs ay nilaglag sila ng Miami Heat sa semis. Kaya June 1, 2011 nang inanunsyo na nga ni Shaquille O'Neal ang kanyang pagre-retiro sa liga ng NBA. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo noong prime ng 7'1 big man na si Shaquille O'Neal?